the Serra Cross. Ayan. It's the missionary's place. So we're in the Jordan shoes. For this day, since it's my husband and my off and walang pasok, we decided na mamasyal. While walking, nakita namin yung Jordan shoes store, so sumilip muna yung mga boys. Hindi naman po kami mamimili, titingin lang. Tuwang-tuwa ang mag-daddy, pero boys, we don't have budget for that. So we're on the Jordan shoes. Okay. How much the price of this? The price is in the bottom. How much? Money. Mura lang pala yun, no, mga pangin. Fresh lang? Fresh lang. Ang keka din eh, red lang keka. Ay, lima kanya lahat ang makanya. It's only a size, yeah? Yeah. Jordan shoes. Only size, yeah? Yeah. May nakita silang isap na medyo type nila, so nag-uusap sila kung bibilin, kung may cash yung anak ko, pero wala eh. We're on the Jordan shoes, and the boys are checking on shoes, but I'm pretty sure we're not gonna buy. No budget for that for today. Dito sa Amerika, abot kamay mo lahat ng mga bagay. Alliance like, kaya mong bilin yung kaya ng bilin ng mayaman. Kaya lang, kung hindi mo kokontrolin, hindi ka makakaipon. Hawa. Oh, this is one of Brian's shoes. Oh, this one, I think. Na, okay na. 80? 480. 480? 25,000. 25? Kenya pa ang tanay, mas malaki ka tama. Yung sa'yo, Red, eto. Tsaka lang na kita, kaya ng sali niya lang, pamit ang kako. Magkanya ka sa sali ni Kang Andrew? Kaya, 220 na rin. 240? 220. Oh, malang 20, Kenny. Yung mga Jordan shoes namin, yung pinsan namin yung umorder online kasi mas mura sa kanya pag na-order niya kesa direct to the shop. Process sa online is, sasali siya sa raffle pag nabunot yung number niya, doon siya makaka-order ng shoe. Yung collector kasi yung pinsan namin. So, inaya ko na yung boys pumunta sa Two Hands Coon Dog kasi yun naman talaga yung purpose but pumunta kami ng collection is we're craving for a corn dog. So, yung in-order naming flavor is half hot dog, half mozzarella. Okay siya pang snack, pero pang ano siya lang newcomer, if you're just craving, it's good. Like, right for today, he's craving for it, so we went all the way here just for him to eat it. It's like 20 minutes away from our place. Wala yung dog, saka yung corn. Ang tamis nung drinks nila. Yung slush nila, sobrang tamis. It's a pineapple. Nakaka, ano siya ng... Kain tayo. Kain tayo. At siya po'y tuwang-tuwa. So, after namin kumain ng snack, dumiretso na kami agad sa next location namin. We're going to the next location. Mga batang 90, syempre, yung music. We're on our way to the Ventura to see the place where
somebody told us to visit with each cross. It's a cross, a giant cross that we will be seeing. Ventura. Going to north. North. This is the freeway. So we're on the freeway. Sa atin sa Pilipinas, we call the highway. The parang, if you're going, the NLEX, the SLEX. So dito, ganyan siya. We call it freeway. So dito kami usually dumadaan pag papunta ng LA, somewhere ganon. Oh, saya nila, oh. Diba? Oh, kainggit naman. Char. And here's our driver for today, Daddy. And our passenger, nabusog na busog na. Diba, thumbs up siya? Masarap ba? Takes 20 to 25 minutes ang biyahe papunta dito from our house. And since it's holiday today, maraming tao. It's Labor Day, so walang pasok sa school. And yung iba sa mga trabaho. So maraming pumapasyal na tao. Karakal mo muntana. It's really a nice view, so a lot of people are going here. So bundok siya sa loob ng bundok. Ayan. Ang daming taong pumupunta dito, especially now that it's holiday, and nashock kami dun sa view. It is a breathtaking view. Pagdating namin sa taas, ito ang tumambad sa amin. It's a mind-blowing view over here. Ayan po. Sa taas. Ang ganda. Sobra. So you can see here, sit here at the bench and just relax and check on the view. Ayan. Ayan po yung view. Ang ganda. Ayan, ang taas. Punta tayo dun sa cross. Ang ganda ng view. Dito from top. Let's go to the other side. So, the history, or this specific cross history, is about Father Junipero Serra, a missionary and a priest at the same time, went to Ventura to do a mission to spread the Catholic religion. So he left this cross as a sign of his mission and for spreading the Catholic religion. Nagde-date si Ateng. Ang ganda, grabe dito. So relaxing here. Ayan. Pwede rin mag-picnic dito with families or friends. Tapos ang lamig, ang refreshing ng air. Sobrang ganda yung view because you're on top of the mountain and you see the whole Ventura. Pa-picture tayo mamaya. It's really a breathtaking view. Careful enough. Whoa. So after naman namin dito is bumaba kami to go to the missionary church. Missionary place. Holy Cross School. So pagbabang pagbaba mo dun sa bundok, kung saan kami dumaan na may parang slide na pataas, is papunta sa mission church. Na? They're connected. Pus, no? In front, merong dalawang fountain set
na connected. So yung water dun sa dulo na umaagos is yun din ang ginagamit ng isang fountain. They're lights both connected. Tapos may big chair sa front din. So some people are relaxing and sleeping over here. There's a giant chair over here too. So we were excited kasi kala namin merong misa dito. But then when we arrived, sarado yung simbahan. Such a relaxing place. Like and share. It's the missionary's place. So, akala namin itong simbahan lang ang parang something na pinupuntahan dito. And then we decided to walk on the side. And we were shocked. There's a lot of stores of clothes, of restaurants, and accessories or whatever. Kaya nag-decide kami na, oh, let's check them out first. Ito, mission thing. This is 70% off of clothes. Tingnan natin. Tapos nakita namin tong thrift store. Ang thrift store ay parang ukay-ukay dito. Pero most of the time, half of the clothes dito is bago pa. May tags yung mga overruns ng mga stores dito sa Amerika. Tapos yung kadabing store niya is a game store. Parang there are collections for old games types, video games. Mga days daw na may events for tournaments for computer games dito. All the stuff, yeah, for games and movies. Siyempre, alam niyo na kung sinong natuwa dyan. Walang iba kundi si Rad. Talent, syempre, anak. That's what they call talent. For collectors, it's for collectors' play. So this is like collectors' thingy? Comics, cards, collectors. Yeah. And we do love artists. So we're going to eat here at the Seafood City. It's a Asian store. Normally, it's they call the Filipino store. So, dahil snack lang naman ang kinain namin before kami namasyal, nagutom kami, so we decided to eat at the Filipino. At normally, ang haba ng pila dito. So, ewan ko kung kakayanin namin. So, kumain kami sa Grill City. So, it's a supermarket at the same time para siyang may karinderia. Sige, haba po ng pila para sa Grill City. It's all Filipino food. Napapanood mo silang mag-grill dito sa window. Ang dami ng grill food. Pampano. Ang dami yung pampano. May murat-murat. Maragolito. Matagod na. Na, okay pa. Hindi mo. Ang laki ng pampano. So combo number 2 ang pinili namin. May kanin ka at may dalawang ulam ka. Kanin ulam mo? Wala. Pampabata. Teto ang mga pinili at binili namin food. Ginataang langka, pork barbecue, monggo, tortang talong for Rad, sisig puso ng saging, and that one is, what do you call that one? Kasi, bopis, and then inihaw na tilapia. So after namin kumain, umuwi na kami kasi oras na. So that's it for today, guys. Thank you for watching our vlog. Till next time.